Bonzo, what's up? Welcome back to another video, and today is magkakabit ako ng rubber cushion at saka yung isa na awan ko ng tawag doon, maliit lang siya eh. So sa likod naman, so mahirap magkabit dun sa likod kasi sobrang nipis ng ano, tapos naka-ESI spring ako, so medyo matigas. Gawin na lang natin ang paraan, pero itong harap lalagyan ko ng rubber cushion na malaki. So kasi ang problema ko dito guys, sa totoo lang, ako ina-advise ko sa inyo, huwag kayo mag-offset na gulong. Maliban na lang kung gusto nyo talaga mag-i-stance, ganyan, tapos yung camber gang. So sige, pero yung daily, no. So ang problema ko is yung gulong ko mismo tumatama dun sa fender ko. So sumasagad siya. And meron tayong sinakay dito sa likod natin na mga medyo malalaking tao. Bali 1, 2, 3, 4, apat sila. So yung likod ko po ay 3 finger gap yon, naging 1 finger gap. So same sa harap, nag 1 finger. Tapos yung gulong tumatama na dun sa fender pagka may humps kaming dadaanan, as in, hindi siya nagba-bounce, parang may matigas lang na ano, masasagsag. So, wag kayo mag-ano. Wag kayo mag-tag dito. Mag-wide ng gulong kung daily niyo ginagamit. Maganda lang siya tignan, pero sige siguro, guys. So ngayon, ayun, kabit tayo ng rubber cushion. Diyakan natin itong gulong sa harap and then yung sa likod din. So yun. So yan guys, no. Ang gap ko sa harap is 2. Ayan, medyo elevated lang kasi yung sa lupa. Pero 2 talaga yan. 2 finger gap talaga. And then yung sa likod ko is 3. 3 talaga to. See. Ano lang po yung daan, hindi siya pantay, kaya medyo ano doon. Tas lamang pipitong ito, 3. Tulan tong harap. So gagawin ko ngayon guys, ito yung rubber cushion. Pakita ko lang sa inyo. Guys, ito yung rubber cushion. Tinanggal ko pala din sa likod. So, bigay ito ni Papa Mike, ni Papa Patrick sa akin. Hindi nyo naman nagamit. So, ito ilalagay natin sa harap. Ayan. 600 yata yung pabanded sa Shopee at Lazada. So yun. Tapos ito yung sa likod. Meron pa akong ganito sa harap, kulay blue naman. Ito yung gagawin mo, modify natin para malagay naman dito sa likod yung spring. So ngayon, ayan yung ating product. Ano ba to? AMT buffer cushion. So ito yun, silicone. Ngayon, tatanggalin na natin gulong mo sa harap. Dahil sa harap ko ito ikakabit. And yun, ang una natin gagawin is tanggalin yung gulong. So, tanggalin na natin. Okay, ayan na. So, tanggalin natin yung gulong.
So, para ikabit natin yun and mapasok lang natin dito. Yan, ganyan lang guys, ganyan lang sa kadali. So make sure nyo lang nakalapat, no? Yan. Taas pa natin palang konti. Yan. Ngayon, balik na natin yung gulong. So, ganyan lang siya kadali, guys. Kailangan lang maglapat to. Saka dyan. So, okay mga boss, nakabit na natin rubber cushion sa harap. Ito yung luma ko dati, yung mga blue na yun. Ngayon, ayan na siya. Ito nyo ba? Ayan. Same dun din sa kabila. So, guys, kung hindi nakakabala tong gulong nyo sa inyo, kahit jackan nyo na lang pala tapos ikabit nyo yung cushion, so yun, pero kung masikip or malaki yung mga mugs nyo, yun, kailangan nyo to siyang tanggalin. Pero this, ayan, okay na yan. Ayan, basta make sure nyo na nakakabit dito sa may bakal yung kanto nung sa cushion. So yan, okay na. So si Papa Michael ngayon ang punong abala. Si mechanic. Si pag mo kasi sumagot ng tawag eh yan. Tingnan mo, patingin niya. Tumiyo. Tama sabi sa iyo eh, pre. Uli, napalitan ni ano yan eh, bago siya bumiyahe. Bago nag-abroad. Si yung isa, pangalan na. Kaya mali, alam kong malinis yan eh. Tapos ayun o, may ano na ng mga ano. Buhangin ba yun? O yung sira na ng oil seal? So yan guys, papagawa natin tong clutch master. Ito kasi, naramdaman ko parang nawala yung parang diin, no? Yung parang pressure pag tumapa ka. Ito kasi brand nyo to, di pa to sira na, pinalitan ko na yan eh. Ano tawag dito, guys? Ang busy pa siya. So yan, pinalitan ko yan ng bago. Tapos nagulat ako ito, nangitim yung fluid niya. So sabi nga ni Chip, yung repair kit daw nito. So yun, kwalitan natin. Ano ba yan? Day off muna, no? Pornado. Labor day ngayon. Dapat ano nga, double pay dapat. Double pay dapat. Anong sana? Nabuno ni Papa Michael. Paps, baka naman bula na yung lumabas na. Yan na. Next month, bilay ko niyang set. Bo. Para salpaka na lang. Pang re-reserve ako yan. So, ayan na bagay tayong gupit. And ayan, naayos na yung sa clutch natin. Tapos pakita ko din sa inyo guys kung bakit parang lumuwag yung clutch ko. So yun yung napansin ko sa kanya. Hindi kagaya nung dati. So sana mapakita ko sa inyo to na maayos. Ayan. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan o, may crack na siya dito sa bandang ilalim. Ayan o, may crack na siya. Ayan, paikot. Itong nasa ilalim, okay pa naman. So, napansin ko to nung nagratratan kami nung naka-Honda FD na K20 natin na tropa. Tapos, pagliko ko dun sa may kanto sa amin, parang lusot siya. Pero, okay pa rin naman. Which is, chinek ko yung... Ito nga. Ito kasi yung lagi sa amin eh. Ayan. Chinek ko yan. Walang leak, walang tulo and everything. Tapos, sasabi sa akin ni Chip, ito nga daw yung oil seal. So, kung makikita nyo yan, ayun o, may butak siya. So, ngayon, bumili ako ng repair kit nito, buo, ayan.
Tapos nagulat lang ako pang corona. Kapartner niya, kaparehas niya pang corona. Bumili na din ako nitong seal. Papalitan tong seal, tapos ipang re-reserve ako to. Itong to yan. So yun yung mangyayari. Ayan guys. Uy! Para maabay exposure mo. Andun sa likod. Teka lang, kunin ko. So, yun. So, nalaman ko kung kailangan na itong palitan nung pinacheck ko kay Chip yung fluid. Dati kasi kulay mantika lang yan. Yung nandito din, kulay mantika lang. Tapos naging kulay, ano na yan, kalawang. So, ito nga daw yun. Seal. And, ayan yun. So, pang re-reserve ako ito. At sakali. Nakakabit sa si Pops Maigelo. Kalungkot mo naman. Mag-isa lang po siya ngayon. Yung mga kasama nito. Ano mo? Eh, dito ka na maglabas na kamuha ng lobo. Yan. So, ang usapan, holiday. Tapos biglang tinawagan. So, ayan na mga Pops. Kabit lang natin yon, then ready to go na tayo. Okay mga Pops, so hapon na and share ko lang din tong ginagawa kong DIY. Isa to sa maintenance na ginagawa ko dito sa sasakyan ko. Is yung nililinis ko tong drum brake. Share ko lang din kung paano siya ginagawa and ano ba yung kagandahan pag nalilinis yung drum brake. So pag ginawa niya to, kailangan nyo i-jack and then ibaba nyo yung handbrake mga boss, no? So hindi siya naka handbrake dito, so yan, nakababa siya. Tapos pag natanggal nyo din to, wag nyo i handbrake mga boss, masisira yung nandito sa may taas, yung may oil seal. So ngayon na yan, kung mapapansin nyo, no, mahirap siyang tanggalin. Yung iba madali lang. So gumagamit po ako ng itong ganito tornilyo. So dito 12, so ayan, papasok nyo siya sa ganyan. Ayan, so tapos gagamit kayo nitong ano, sakit o kaya yung 12 nga na pang-iikot nyo dyan. So pagka ganito mahirap tanggalin kagaya ng sa akin, ginagamitan ko nito. So yun, share ko lang din to, dahil isa to sa mga magagandang ginagawa sa sasakyan. So di ba sa kasa pag nagpa-change oil ka kasama linis, nililinis nila tong mga to. So yun, nagbi-build up siya ng parang carbon sa loob or dumi sa loob. So maganda siyang nalilinis. At the same time, makikita mo din yung kung may leak na ba yung mga oil seal mo dito and then kung pudpud na ba yung preno, brake pads mo. So napakadali lang naman gawin. Kailangan lang niya i-jack, tanggalin yung gulong, and then kung mahirap nga, eto nga 12mm na ganito. So yan mga boss, no, share ko lang. Punasan ko muna. So habang iniikot natin to, ayan o, humihiwalay na yung drum brake natin, sorry, hindi siya disc brake. So humihiwalay na siya ngayon. Pag di pa rin, ayan yung kabila naman. So nakita nyo yung awang, ayan na. So madali na lang yan. So okay mga boss, ayan na. And makikita nyo nga, diba, sobrang itim na. Tapos ayan yung sinasabi ko, nagkakaroon siya ng parang carbon sa loob. So ayan yung mga lilinisin natin. At the same time, ayan, machi-check nyo yung kapal ng brake pad nyo. Machi-check nyo kung may leak dito. Ayan. So sa ngayon, wala. And ayan, every 5,000 kilometers po ginagawa ko to sa kotse ko. Ako na yung gumagawa kasi
kaya ko naman. And then sa shop kasi, ayan, may bayad pa. So, madali na lang. So, ito yung ano. Ito yung sinasabi ko mga boss na numinipes. No? Yung pinaka-lining nitong drum brake. Ayan. Di po ako mekaniko ha. Sa mga nandito po ano, nanonood, hindi po ako mekaniko. And isa lang din po ito sa natutunan ko sa kanila na ginagawa. And ayan, so para ma-check nyo din to. So pag manipis na yan, and then may uka-uka dito, so kailangan nyo ng pa-repace. Kung sobrang nipis na, bumili na ho kayo ng ganito kung may budget kayo, kasi safety first. So mas safe, and then mas kapit na kapit yung preno. So ayan, makikita nyo naman yung ano, kung okay pa naman. And then lilinisin ko lang to. So pakita ko, ganito kadumi yan eh. Ayan, pag binagsak ko. Ayan guys. Ayan. So andito pa yung iba. Ayan. So to sasabunin natin ng, ayan, sasabunin ko po yan. And then ito din sasabunin ko. Tapos ayan, basahin nyo lang ng tubig. So okay na mga boss, nalinis ko na. So guys, kung meron kayong budget tapos may pera talaga kayo, pwede kayong bumili ng brake cleaner para hindi ganyan yung gagawin nyo. So ako detergent, Joy, tapos sinabon ko lang yan, then niliha ko lang ng konti ito. Yan yung ang tawag dito, yung preno nitong brake pads yan. So niliha ko lang ng konti yan, and then eto nilinis ko na siya gamit itong ito, ganito. So huwag naman steel wool. So yan, and then yan, bubuhusan nyo lang ng tubig. So kung meron kayong budget brake cleaner tapos lihahin nyo, okay na yan. Eh wala akong pambiling brake cleaner mahirap pa tayo. So ayan muna, lilihahin lang natin. Niliha lang natin ng konti, then nilinis natin. So ayun lang. Ayan. Ayan lang guys. At least diba, nalinis nyo. And then nakita nyo kung merong leak, kung merong, kung manipis na yung brake pads nyo. And then yung lining, ayan, kung sira na ba o may kayod na ba. Yung akin po ay makinis lahat. So all goods. So yan lang guys, yan lang yung simpleng DIY. And parang ano, basic maintenance para hindi lumala, or ano ba tawag doon, maagapan nyo agad yung ano yung dapat nyo maagapan regarding dito sa mga preno. Same din. So yan mga boss, yan, natapos ko na. So linis na yung preno ko sa likod. And then nakakapit ko na din yung rubber cushion sa harap, which is good. And syempre kailangan ko pa rin palitan yung shock absorber sa harap. So yun. Tapos yung sa likod ko pala, sobrang hirap palalagyan nung ano, nung yung rubber stopper nga na kulay blue, hindi siya pumapasok doon sa pagitan ng spring. So tignan natin, gagawin ko pa siguro ng paraan. Init. So maraming salamat sa pagsuporta. Please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So yun, push lang natin. And ride safe sa lahat. Ingat. Peace.